Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. So, ngayon guys, kami ay nagpapatanim ng mani. So, ito na guys yung tinataniman namin ng mani. So, ayan. Kalahating balde yung itinatanim naming mani. So, ayan. Konti na lang. Itanim na kanina yung iba. So, ayan. Oh, konti na lang siya. So, medyo malawak din ito, guys. So, ayan, guys. Ano muna ako ng mani. Ang tawag dito sa amin, magwawaltak sa linya. Ito. Ganito, guys, oh. Tapos, may taga. Tabon dyan ng lupa. So, ayun nga guys, ang ginagawa ko ay naglalagay ng butil ng mani sa linya na pinaglinyahan ng kalabaw ni Father. So, ganyan guys, ang unang proseso ng pagtatanim ng mani. And then, pagkatapos niyan guys, babalikan ko yan at iisa-isahin kong tatakpan ng aking mga paa guys. So, tatakpan ko ng lupa syempre. And then, so, si Mother, andun siya sa dulo, naghati-hati na lang kami kasi masyadong malawak yung, mahaba yung linya ba. Ganyan guys, ang mga proseso ng pagtatanim sa bukid. So, kailangan may ready ka ng lupa, malinis na, inararo na, para meron kang mapagtaniman. So, ganyan guys, ang mga proseso ng pagtatanim. So, ayan na nga, dahil tatlo lang pala kaming magtatanim, kami lang pala nila papa at mama yung magtatanim. Akala ko may katulong kami. So, napasabak na naman ang beauty ni Tres Marias, ang nag-iisang dalaga dito sa bukid. So, ayan guys, sino ba yung gusto mag-donate dyan ng buta? Kasi lumang-luma na aking buta. So, hindi naman ako guys pwede magpaa kasi nga may allergy ang aking skin. Mabilis makati-kati. Yung katihin ba? Pag kinamot ko, ayan, sugat-sugat na yung aking mga paa. Kaya yung aking legs ay hindi makinis. Madaming, sugat. Mga piklat ba? Ganun yon. So, ganun talaga guys, ang buhay sa probinsya. Sipag lang at syaga ang kailangan para meron kang aanihin. Sayang naman kasi yung lupa kung hindi ka marunong magtanim. So, ayan. Napasabak na naman ang aking kalabaw. Malapit na yan, guys, mga anak. Ang laki-laki na lang siya ng kalabaw na yan. Kabuwanan na yan ngayon, siguro. So, ayan. No choice kasi yung isa. Hindi pa sanay ipag-araro yung isang kalabaw kasi. So, ito yung laging naisasabak yung mga anak na kalabaw. So, ayan guys, yan ang aming inahin na kalabaw. So, ayan guys. So, ayan nga guys, sa pagtatanim, kailangan aalagaan mo. Hindi yung nagtanim ka lang, pagkatapos ng pagtanim mo, iiwanan mo na at babalikan mo kapag harvest time na. Hindi ganun yun guys. Kailangan pagkatapos nito, after 2 months, babalikan namin to at magbubunot kami ng mga damo kasi meron dyan tutubong mga damo, syempre. So, kailangan linisin yon, bunutin yon para hindi maging sagabal sa pagkakaroon ng mani, laman ba. Kasi guys, ang harvest time ng mani, 4 na buwan. Kaya kailangan malinis yung ilalim ng mani para hindi anuhin ba ng mga bubuwet, yung mga daga. Kasi kapag madamo masyado yung mani, yan, inuunahan tayo ng mga alaga dyan sa magubat. Dyan sa paligid natin. Magubat talaga. So, kailangan guys, malinis lagi ang ilalim ng mga tanim. Para
hindi sumalakay si haring daga kasi kapag madumi guys ang mga tanim, yan dyan lagi sila, sumasalakay sila lagi kapag mga madumi yung mga masukal, madamo ang ating mga tanim. So kailangan panatilihin laging malinis ang ating mga tanim, walang mga damo sa ilalim. Ganun din sa mga palayan guys, kapag nagtatanim ng palay, kailangan bunutin din or mag ano din sa mga ilalim ng palay. Linisan pati yung mga paligid para hindi sasalakay din ang mga daga. So kailangan laging malinis, lagi. Ganyan lagi yung pagpapanatili ng mga tanim. Alaga lagi para maging produktibo, maraming produktong ananihin. So ganyan guys.